Ito ang Mont Saint-Michel, isang mabato at maliit na isla na makikita sa Normandy, France. Majestic. Breathtaking. Yan ang paglalarawan ng mga taong nakabisita na dito, lalo na tuwing nababalot ito ng mga ulap. Lumalabas ang natatangin nitong ganda. Sa ganda nito ay naging inspirasyon ito sa paggawa ng Island Kingdom sa movie na Tangled. Kapag high tide ay talagang kumikinang sa ganda ang isla, pati na rin ang kapaligiran nito. Tuwing low tide naman ay lumilitaw ang kalsada na nagkukonekta sa isla patungong mainland. Dahil sa ganda ng tourist attraction na ito ay nasa 3 milyong turista ang bumibisita dito bawat taon. Sa gitna ng isla ay makikita ang napakagandang Gothic Abbey, isang simbahan / monasteryo kung saan naninirahan ang mga monks. Itinayo ang Mont Saint-Michel noong 8th century at may interesting story kung bakit ito ipinatayo. Ayon sa kwento, 2 beses daw di umanong nagpakita si Archangel Michael sa panaginip ni Bishop St. Aubert at inutusan siya nitong magtayo ng simbahan sa mabatong isla. Binaliwala lang daw ito ng Bishop at sa 3rd pagkakataon ay nagpakitang muli ang Archangel sa kanyang panaginip. Nagalit daw si Archangel Michael dahil sa tigas ng ulo ng Bishop, kaya sinundot daw di umano nito ang kanyang ulo at nabutas ito. Nung nagising si St. Aubert, ay nandoon pa rin daw ang butas sa kanyang ulo. At doon na nga nakapagdesisyon si St. Aubert na magtayo ng simbahan dedicated kay Archangel Michael. Kaya naman makikita sa tuktok ng simbahan ang kanyang ribulto. Hanggang ngayon ay nakadisplay pa rin doon sa Mont Saint-Michel ang bungo ni St. Aubert. At ito daw ang butas na dulot ng pagsundot ni Archangel Michael. Pagpasok mo sa gate ng isla ay mapapansin mo talaga ang ganda ng medieval architecture na para kang nasa set ng Harry Potter. At lalong-lalo ang simbahan sa gitna. Napakaganda at napaka-magical nito na maihahalin tulad sa Hogwarts School. Sa labas ng isla ay makikita din ang napakalawak na pastulan ng mga tupa. At dagdag pa sa ganda ang background nitong Mont Saint-Michel. Noong unang panahon, umabot sa 1,200 katao ang nakatira dito. Ngunit ngayon, nasa less than 50 katao na lang ang permanenteng nakatira dito. May panahon din noon na ginawa nilang bilangguan ang islang ito. Ngunit saglit lang ito at mas mahaba ang pagganap nito bilang medieval monastery at tourist attraction.